dahilan bakit po kailangan isizing, kasi ito po kakain na po ng mga maliliit yan. Ito kinakaya niya, kaya niya pang kainin to. Yung ganyan kalaki? Oo. Lak ng bunganga na yan. Oo. Hindi po papayag na magutong yun, kita mataba. Tabang. Ito payat. Kaya niya pong kainin yung ganyan pakalaki. Kaya po kailangan talagang alisin siya. Sizing, tatlong beses. Sizing po. Tatlong beses mula sa pagkasimula. Yan, puto napakataba. Kain, yun. Ayan po, good morning po mga katropa. Ah, ngayong araw po, papakita ko sa inyo yung pagsasizing ng hito. Sa hito po, pag mag-aalaga kayo, mula po sa similya, tatlong beses po siyang sinasizing. Buhat po sa similya na nilaglag nyo, 15 days sa sizing nyo, tapos after 1 month, sizing po ulit. Ayan, ang gagawin po niya, parang panguhuli pa rin po ng hito. Pupukutin din po, pagkatapos pukutin, ipapasok din po dito. Kung pamilyar po kayo sa mga ilang video ko, meron ako ilang video na yung panguli ng hito sa Kapangay Shoes. Ganyan po ginagawa, gumagawa ng kudrado na pasukan ng hito. Tapos pag nandyan na po sa loob, isasizing na po siya. Mamaya po papakita ko po sa inyo kung paano yung paraan ng pagsasizing. Mamaya ang daming hito niya, mga maliliit pa po. Pero nakakatuwa na rin pong panoorin. Ito po yung dulo. Ngayon, pupukutin po siya. Papunta roon doon sa ginawa na kudrado na pagkukulungan po ng mga hito na isasizing ngayong araw. Ayan po, iniikot na. Ayan, napukot na po nila. Iikot naman po doon sa pinakadulo. Doon sa nakasombrero po ng pula. Iikot niya doon, sasagad niya doon. Tapos, paikot, papasok po dito sa ginawa nila na pagkukulungan ng mga hito. Tapos, doon na po siya sasalain, doon na po siya isasizing. Mamaya makikita nyo po. Dami niyan. Kaso maliliit pa po. Ayun po mga katropa, naiatagpos na sa dulo. Ngayon, papunta naman po dito sa butas na. Ayan. Mamaya po makikita na po natin yung mga isda. Maliliit pa lang po, pero sarap panoorin at sarap tignan. Tapos yung pagsasizing po, yun po, kasi importante po yung pagka gusto nyo mag-alaga ng hito, dapat alam nyo po yung tamang pagsasizing. Kasi hanggang tatlong beses po isizing ang hito hanggang sa makaani po kayo mula po dun sa similya. Pero kung kayo naman po walang mga taong magtatrabaho katulad ng mga yan, pwede na po kayo isang beses lang magsizing. O, kung gusto nyo, wag na po kayo magsizing. Kaso nga lang, hindi po kayo kikita na maganda kasi pa, pag hindi na sizing, may mga una pong lumalaki na tapos naiiwan yung mga maliliit, kakainin po kasi ng malalaki yung maliliit. Ang hito po kasi, nagkakainan po yan. Hindi po katulad ng pangasius na hindi po sila nagkakainan. Kaya ang hito medyo maselan, kailangan talaga meron po kayong kaalaman pagka gusto nyo pong mag-alaga. Yun, kaya ko lang naman po ginawa itong video na to para konting kaalaman lang din po para sa mga gusto mag-alaga ng hito o yung mga meron ng alaga ng hito na hindi pa po alam yung pagsasizing. Ayan po, naipasok na po nila dito sa ginawa nilang pagkukulungan ng mga hito. Ayan, konti na lang po. Tapos mamaya sasalain na po siya. Mamaya po makikita nyo po yung yun po yung paraan ng pagsasizing, pasala. Nung araw po, pinipili pa po isa-isa nung araw, tapos meron kayong yung block na mga tatlong block, ganun pipiliin siya isa-isa. Pero ngayon po medyo mas pinabilis na po, pasala na lang ginagawa. Ayan po, nasa lambat na po lahat. Igigilid nila doon, doon daw po sila magsasizing sa gilid. Ang dami yan. Maliliit pa po yan. Ako matanga yung post ko. Dali, malinis ito. Dali, matanga yung post ko. Dali, matanga yung post ko.
Ayan po mga katropa, nasa gilid na po lahat. Ngayon ang gagawin po, sasalain po siya. Pero bago salain, ayan, may gurami po kami, maraming makukuhang gurami. Pangulam po, piprito malutong. Yan po yung mga sumasama sa patubig, yung pagpapatubigan yung fish pan, sumasama. Ayan, sasalain po. Dito mapupunta yung mga maliliit. Ayan. Tapos, ayan, yan yung pansala, yung hawak nila. Yung malalaki po, ililipat po ng ibang butas. Ayan. Ayan, ganyan. Itatali lang. Tapos ibubuhos dyan. Yung maliliit po, lulusot dyan. Ayan. Sige, Raybendo ka na. Mainit. Uwi mo na yung karami para may prito mo. Hindi, mamaya na. Para rami natin yan. Sige, Raybendo ako na. Mamaya daing na yan. Ganyan lang yan. Ngayon, ganyan. Diyan po sasalain yung ano hito. Yung maliliit lulusot po, di ba? Kaya napansin niyo po, may kudrado din. Huhulihan din po itong fish pan na to. Kukunin din po yung mga malalaki. Tapos sasalain din po diyan. Kaya merong kudradong ganyan na kulungan. Diyan po malalagay lahat ng mga maliliit. Ayan na po. Oh, lulusot na yung maliliit. Ayan na. May mga maliliit po kasi talaga. Ayan. Ngayon, naiwan po yung mga malalaki. Ilalagay po siya sa ibang butas yung malalaki. Ayan. Hindi naman po masela ng hito pagka malaki na. Kahit na ilang oras siya wala sa tubig, matagal po yung buhay niya. Ayun yung mga maliliit, oh, nakakalusot na po. Ayan, puro malalaki na po siya, di ba? Ganun lang po kasimple ang pagsasizing. Kasi pag pinilihan mo yan, matagal. Yan po yung mga hinuli kanina. Ayan, sinasalok naman po. Ayan. Tingnan nyo po ah. Meron pong mga nauna talaga na lumalaki. Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan po. Kumakain po ng maliliit yan. Tingnan nyo naman po yung laki, oh. Pero sabay-sabay lang po yung inulog yan. Mula nung pagkasimilya. Meron po talagang hito na suga pa kumain. Eh. Mabilis lumaki. Mas matakaw, mas mabilis po lumaki. Mm. Mabilis po lumaki yung hito pag matakaw. Ayun, kalaki. Ay, isa't kalahating kilo na yung isa na yan. Oh? 1.9. Ah, may 2 kilo na, ano? Kayang-kaya niya na pong kumain ng gadaliri na hito. Ay, marami pong mga gadaliri, eh. Ayan, yan po yung paraan para hindi po kayo malugi. Kaya karamihan yung iba, naglalaglag ng hito, nag-aalaga, yung walang ganong kaalaman. Kaya nangyayari po sa hito nila, pag umani sila, konti lang. Kasi ang nangyayari po, nagiging pagkain siya ng mga malalaki. Kaya pagka kayo po ay mag-aalaga ng hito, dapat po meron kayong 2 butas. Kahit 2 lang okay na. Kasi pagka sinizing nyo po, dun yung ihuhulog yung mga malalaki, dun sa kabilang butas. Ayan po.
Nilagyan ng tubig yung paglalagyan ng mga hito. Yan po yung malalaki na napili. Konting-konti lang naman po. Yan po yung mga nakuwang malalaki. Ayan. Ililipat na po siya ng ibang butas. Pero pipiliin pa rin po yan dahil meron po mga mas lumaki pa. Eh, yung mas malaki po. Yung mas malaki, eh bubukod din po siya. Yan. Ngayon, kung isa lang po yung butas nyo, halimbawa nag-upisa po kayo magito, sa, pwede nyo rin po siya isizing, tapos yung mga malalaki na makukuha nyo, benta nyo na. Di kaya gawin nyo pong pulutan. Ayan, lalaki oh. Pambenta na po kasi yan, yung ganong kalalaki. Ayan. Ayan, laki eh. Good size. Pwede na pong pambenta yung mga ganyang kalalaki. Pambiyahe na yan. Tapos yung pong mga ganyan size, ano na po yan, lilipat naman po ng ibang fish pa niyan. Sasama po siya sa mga kasize niya. Ayan po. Ayan po, ililipat na po sa ibang butas yung mga maliliit na, yung mas malalaki na napili. Ayan, ayan po, ganun lang po, paulit-ulit, ipiliin lang yung mas malaki, lalagay lang po dito, ayan yung mga pambiyahe na po. Tapos yan pong mga matitira, lilipat na ibang butas. Ayan. Ganun lang po hanggang matapos paulit-ulit. Itong isang butas, ganun din po, huhulihin din po, pipilian din po siya. Mas maselan po siya kaysa sa pag-aalaga ng Pangasius o Cream Dory. Cream Dory po kasi hindi nagkakainan, hindi po katulad ng hito na sa loob lang ng ilang buwan merong mga talagang mga naglalakihan na kagad, yung mga nauunang lumaki, yun po yung mga malalakas kumain. Pag po kasi ang hito, malakas kumain, talagang mabilis po siyang lumaki. Kahit po sa Cream Dory, ganun din po. Ayun po mga katropa, magpapaalam na po tayo. Napakita ko na po sa inyo kung paano yung pagsasizing, yung tamang pagsasizing. Medyo iba na po ngayon, hindi po katulad dati na pipiliin pa po siya isa-isa. Lalagay po siya sa isang mga kudradong block na may tubig, tapos pinipili isa-isa. Ngayon sinasala lang po. Ayun po mga katropa, hanggang dito na lang po. Siyempre ganun pa rin po, lagi kayong mag-iingat at God bless po. Yon, lagi niyong tatandaan dito po sa Soto TV 10, good vibes lang po tayo. Yeah, tara na, uwi na tayo. Ay, uwi na tayo. Kain muna tayo. Mauna na kami sa inyo doon. Sunod na lang kayo. Mamaya na kayo. Oh, sige.